Good morning mga Papa Dios. Another day, another video na naman po tayo. Napakarami ko ng mga video. So yun na nga. Medyo tinatamad ako magluto ngayon. So napilitan akong bumili sa labas. Pero ako lang ba yung nagtataka kung bakit kapag tuwing bumibili ako sa karinderya, pag sinasabi nilang yun yung luto na yun, parang napakalayo. So yun yung tema ng video natin for today. Pasasarapin natin ang lutong karinderyang di mo mawarian ang lasa. So yun na nga, pinapakita ko lang yung mga binili ko. Yung kanina ampalaya, nakakarampot yung itlog. Tapos sinigang na yung sabaw, kala mo nilaga. Kaya maraming nagtataka eh kung ano ba talaga yung sabaw na ginagamit sa karinderya. Kung nilaga ba, sinigang, tinola. Hindi pwedeng puro ulam lang. Dapat meron tayong dessert, you know? Minatamis na sabah. Woohoo! Yun na nga ang ating mga pasasaraping ulam for today's video. Let's make your ulam more delightful for today. Yun na nga, nagpakita na si Papa Dio sa mga food vlog niya. One tema for today, parang napapanood mo, Chef, make my fast food gourmet. Ganyan daw ang tema ni Papa Dio ngayon. First up, yung ating matamlay na ampalaya. Kuha lang muna tayo ng itlog. As usual, babatiin lang natin yung itlog. Magaling magbatiyan si Dio eh. Yun oh, kutsara pa gamit niya, partida. Kaya ako siya lalagyan ng itlog kasi yun lang talaga kinakain ko pag sa ampalaya eh. Parang ano lang to eh, itlog na may konting ampalaya. Ganun ko siya tinitingnan kahit mapait-pait siya. So lalagyan lang natin ng paminta kasi nakalimutan ata ni Manang lagyan ng paminta. Lalagyan din natin ng pampasarap. Asihin tsaka magic sarap. Ngayon mo sabihin na hindi masarap si Papa Dio. Yun na, hinalo na yung binating itlog sa ampalaya. At aside lang muna natin, then punta tayo sa sinigang. Ito, sa sinigang, paano natin siya pasasarapin? Napakadali lang. Isang ingredients lang ihahalo ko dyan. Lalagay lang natin siya. Pakukuluin lang muna natin siya doon sa kawali. Dagdagan mo ng konting tubig, medyo payat yung sabaw eh. Maganda yung may sinusup-sup habang kumakain eh. Siyempre, lalagyan natin yan ng paminta. Pampalasa yung paminta eh. Tapos, ilalabas ko na yung secret weapon recipe ko dyan. Yung nor! Yun na nga, nor! Parang mangkanor yan eh. Nagpapasarap ng sinigang. Since 2005. Kasi bata pa lang ako, may nor na eh. So, high school pa lang ako, may mangkanor na. So yun, halu-haluin lang muna natin yung sinigang para manuot yung ating hinalong nor sinigang mix. So yun na nga, hinati ko lang muna yung laman kasi napakatipid ni ate maglagay. Balikan na natin yung ating ampalaya. So okay na yung itlog. Halu-haluin na lang natin yan para magmukhang masarap. Kanina hindi ba masarap? Pero pag si Papa mo Dio talaga yung nagluto, kahit anong ulam, napapasarap mo. Para kang pinasarap. Mga magsasabi niyan kung ino-overcook ko ba yan, hindi ko yan ino-overcook, marunong ka pa sa akin. So yun na yan, finished product. Ang palaya, ganun pa rin siya. Dinagdagan ko lang ng itlog para masarap. Tapos, yung sinigang, ganun pa rin naman yung itsura niya. Sa lasa lang talaga siya na iba. Kasi pinasarap na ni Papa mo Dio yun eh. Kakainin mo na lang. Siyempre, pasasarapin din natin itong minatamis na saging. Lang yan sa tamis eh, parang ikaw. Pero yan, lalagyan natin ng asukal. Yan lang ang technique dyan. Lalagyan lang natin yan ng asukal. Wala nang pa-baby-baby dyan.
Dadagdagan ko lang ng asukal kasi gusto ko siya matamis eh. Kung ikaw gusto mo hindi malasay, bahala ka na sa buhay mo. Diretso lang muna ako sa aming freezer na nasa ibaba. Yun na nga. Kung gagawin ko lang dito, lalagyan ko lang siya ng yelo para mas masarap. Lagyan mo. Yan. Isa pa. Yun na nga. So yun na nga, tapos na yung ating pinasarap, pina-level up, pinalupet na karinderya ulam. Bro, to you by Papa Mudio yan. Tingnan mo naman yan, no? Mas maasim na yung sabaw ng sinigang. Mas marami ng itlog yung ampalaya. At mas matamis na yung saging minatamis. Narinig mo na humigop na si Papa Dio. Yun na nga, kung inaakala mo, tapos na naman yung video ni Papa Dio. Magpapakita lang muna ako. And thank you so much guys for watching. Yun na nga.